Good morning po mga kabayan. Kumusta po kayo? And welcome po sa aking channel. So ngayon po, gagawa tayo ng pork tocino. Ayan po. Ipapakita ko po sa inyo kung paano. Halika, mag-start na po tayo. So, bale, ito po yung baboy. Hugasan po muna natin. Po, tanggalan po natin ng konting po, tanggalan lang po natin siya ng konting taba. Hiwain po natin ng manipis. Yan, ganito po oh. Manipis na medyo lapad. Ito na po siya, nahiwa na po natin ng mahaba na medyo manipis. Ayan po. So, bali ito nga po pala, may nakuha tayong kaperasong buto. So, hindi po natin ito itatapon. Pwede po natin magamit yan na pangsabaw. Pwedeng pangsabaw sa pansit. Pakuluan lang po natin, ayan. Pwede po natin magamit. Tsaka sayang po itatapon. So, bali ito po siya. 6 na kilo po siya. So, i-ready ko lang po yung mga ingredients na gagamitin natin sa tocino natin. Hintay-hintay lang po. Ito nga po pala yung pork natin. Bali 5 kilos po siya. So, ito po yung pineapple juice, salt, soy sauce, and oyster sauce. So, bali itong pineapple juice po natin is 5 cups. Tsaka 5 cups po na sugar. Bali, nilagay ko na po dito yung sugar. Ito po, 1/2 cup ng salt. 5 tablespoon na soy sauce and 1/4 cup po na oyster sauce. So, bali paghahalo-haloin na lang po natin siya. So, haluin na natin at baka haluin pa po ng iba. So, inuulit ko po, nandito na po yung asukal. So, sunod na lang po natin ang salt. Soy sauce at saka po yung oyster sauce.
Saka po, lagyan natin ng food color. Dahil 5 kilos po ito, lagyan natin ng 5 teaspoon. Haluin lang po natin siya hanggang sa matunaw ang sugar salt. Ito siya. Haluin lang po natin ang haluin. Nuulit ko po, lahat po tayo ay may kanya-kanyang style ng paggawa at pagluluto. Bali, ito po ang style ko. Sana all. So, haluin lang po natin. Medyo tono na po siya. Tikman po natin. Pwede. Bali, okay na po siya. Tunaw na. Pwede na po natin siyang ihalo doon sa ating pork. Lagay na po natin. Kamay na lang po siya paghahalo. Magugasa lang po ako ng kamay. Haluin lang po natin mabuti.
siguraduhin lang po natin na mahalong mabuti. Ito siya. Pwede na. So, ang ginagawa ko po dito, bago ko siya balutin, so, hinahayaan ko lang po muna siya dito sa labas para mamarinate po siya. Kahit mga 3 to 6 hours po. Katapos, pwede na nating balutin. Okay. Yan. Haluin lang po natin ang haluin. Maya-maya lang po, pwede na natin siyang balutin. O, bali, okay na po siya. Pwede na natin siyang ibalutin. At baka balutin pa po ng iba, kaya balutin na natin. At yung plastic natin. So, bali, bawat isang plastic po is 450 grams. Po. Bigyan po natin ng sabaw.
Yun. Okay na. So, bali, ayan na po. Nabalot na natin. Yan. Sisil na lang po natin. Tapos, talagyan na natin sa sarep. Para mas okay. Yan, bali. Yan na po siya. Nalagyan na lang po natin sa sarep. Lagay na po natin. Baka ilagay pa ng iba. Okay. So, bali na po siya. Nalagay na sa freezer. So, kahit ilang buwan po siya dyan, hindi po siya masisira. At siguro nagtataka kayo kung bakit ang dami ko namang ginawa. So, bali, para sa amin po, panggamit sarili, plus kung meron pong magtanong at gustong bumili, so kasama na rin po doon yun. Bebentahan ko na lang din po para may kita din naman. Okay? Nandito na lamang po siguro ang aking video. Sana po ay kahit o paano ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayong araw at maraming salamat din po sa suporta. Sa mga gusto pong mag-comment, mag-comment lang po kayo para sa mga susunod na pwede natin gawin. Hanggang dito na lamang po at ingat po tayong lahat and God bless po. Bye-bye.